101.9 FM. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol ko FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa katita. Idol ni Papi Bonji, Mami Julia, ay gising na! Magandang alas 7:33 na! Yeah! Araw po ng Miyerkules, December 13th, 2023. Kasama mo na si Papi Bonjing! At si Mami Julia para sa ating isang tanong, maraming sagot! Kuya Driver, habang ikaw ay nata-traffic dyan ngayon, at si ating maganda na tindera, habang nag-iintay ka ng mga suki, makisagot na ano ang usong-uso kapag palapit na ang Pasko. Love life. Wala ka noon. Wala ka noon. Ilang araw ba before Christmas? 12 days. Or 11? 12 ba? Okay. 11? 12 ay, basta. Mat, eh. Depende kung saan kayo nakatira. Parehas naman tayo sa Pilipinas. Pero eto na nga. Oy, naka-Facebook Live pala tayo ngayon, mga idol, ha? Ay. Naka-Facebook Live po tayo ngayon gamit ang ating Facebook, IFM 93.9 Manila. Pwede kayong mag-comment para sa inyong mga kasagutan. At naka-post na rin yan, syempre, sa official Facebook fanpage ni Mami Julia. Hanapin niyo lang po sa Facebook ang DJ Mami Julia. Ano po ang usong-uso kapag palapit na ang Pasko. Ay, sabang gusto rin sumali sa text line 0939-706-2816. Ang sagot ni Chan Chan Papi Bonjing, magpariband. Yeah. Oo, punong-puno na yung mga salon ngayon eh, no? Correct. O, traffic na dyan. Yes. Sabi naman ni J. Mark, uso po, Mami Julia, Papi Bonjing, ang tagu-taguan sa mga inaan. Hello po, mga inaanak, ninong-ninang. Grabe naman yarn. Sabi ni Nikos naman, naglalabas basan sa kalsada ang mga gudyaw. Alam mo yung gudyaw? Kapatid na, badyaw. Ang talino talaga ng mga idol natin. Ah. In fairness. Numamahagi ng ano, ng ampaw. Kaya nga. Eto naman, nagbibigayan at ramdam yung nagmamahalan sa araw ng Pasko. Ano ba nagmamahalan? Mga dilata, ganyan? Mga dilata, mga pagkain. Yun ano? Ang sayo. Yun yung version mo. Kasi kami, we have lovers. Anyway. We have lovers. Kaliwat kanan po yung kainan at sangkatutak na bazaar. Mga mega discounts, offers ng mga malls. Ito sabi ni Christoph, paghunasan, uso ang mga parol. Christoph Tattoo from Mandaluyong, good morning. Ang sabi naman ni Juvie Claire, Papi Bonjing, flu. Alam mo kung siguro meron ka may ibibigay ngayon na kahit hindi hiningi, feeling ko yun yung sakit. May joke ako. Diba? Ano yan? Anong sakit ang nagma-martial arts? E di kung flu. Wala pa nga ano eh. Inunahan ko na. Mamadali ka ba? inunahan ko na. May lakad ka? Pero totoo yan, medyo concerning na yan, no? Oo. Kasi talagang usong-uso po yung sakit ngayon, no, mga idol? Shout out sa mga idol natin dyan na nakaratay sa kanila mga higa. Ikaw naman sa nakaratay, Papi Kasi Bonjing. May sakit eh. Kaya nga. Sa may mga sakit, pero may sakit yung paalam. Yan, oo. Pero maya-maya niya, magpupuso yung nasa Boracay pala. Naka-SL ah. Nagsikilim ba? Oo. Tinake advantage yung usong ano ngayon. Ah, boss, kasi ganito baka makahawa ako eh. Correct. Ganon. Ay, naku, Mami Julia ha. Sa yes, mga idol natin, napapansin din namin na parang dami nagkakasakit ngayon. Christmas season pa naman. Totoo. Kaya, idol, dapat mag-ingat tayo ha. Aha. Tamang-tama dahil ngayon umaga, Mami Julia. Mga idol, makakasama natin ang Chief Medical Officer ng MaxiCare Healthcare Corporation.
operation. Walang iba kundi si Dr. Art Libao. Mm-hmm. Alamin natin ang mga ganap ng mga sakit na ito, lalo na sa mga bata, at paano ba tayo makakaiwas dito. Ang perfect talaga nito. Ayan ha, nag-imbita na kami ng mga credible person. Kasi kapag kami nagsalita, hindi totoo. Hindi ka naniniwala eh. Kahit na totoo eh. Hindi sila naniniwala. Correct. Kasama din natin ngayong umaga si Mr. Lito Ortiz. Mga idol, ang Senior Assistant Vice President for Operations ng MaxiCare Healthcare Corporation upang magbigay ng mga payo at gabay sa mga MaxiCare members during this flu season. Isang magandang umaga sa ating mga kagalang-galang honorable mention. Charot. Yes, ang aga-aga nilang gumising para sa atin. Grabe mga idol, diba? Totoo talagang kanila malasakit sa atin. Correct! Para maiparating ang mensahe. Kumusta po kayo? Ayan, magandang umaga, Dr. Art Libao and Mr. Lito Ortiz. Good morning po sa inyo. Ayan, magandang umaga sa inyong dalaw, Papi Bonjing at saka Mami Jules. Yes. Wow. Ganda si Dr. Art yun. Yes. Ito naman, Sir Lito. Magandang umaga po, Mami Julia and Papi Bonjing. Opo. Doc Art, anong masasabi po ninyo? Nabanggit na natin kanina dito. Talagang usong-uso po yung sakit ngayon. Mm-hmm. Opo, no? Tama kayo, no? Simula nung unang linggo ng September, nakakita na kami ng pagtaas ng mga kaso ng mga patients natin na na-confined dahil sa flu, sa pneumonia. Mm-hmm. At iba pa mga respiratory infections na ang karamihan dito ay mga bata na edad 10 years old and pababa. No? Ayon sa isang Department of Health report noong early October, nakakita sila ng 45% increase ng influenza at Shucks. Influenza-like illnesses. Kung ikukumpara sa panahong January to October 2023 versus the same period in 2022. Mm-hmm. Ayon dun sa latest ng DOH report, no? This was released December 2, 51% higher na, no, tumaas pa kung ang pag-uusapan naman ay January to November 2023 versus the same period last year. No? Ang taas? Yeah. So sa pneumonia naman, the same report ng DOH reported na 46% increase na ang confirmed pneumonia cases kung ang pag-uusapan naman ay first 10 months. Yes, opo. So talagang tama yung observation nyo, tumaas talaga ang kaso ng ating. Ang basihan nyo po neto, Doc, eh kasi di ba ang MaxiCare, ang HMO na may pinakamaraming members, 2 million members. Tama po? Yes, almost 2 million members na kami. So talagang masasabi mo na yung kaninyong observation ay doon nang galing sa bilang na yun. Definitely, no? Kasi medyo maganda ang aming tracking device. No, yun lang siguro nga namin. Meron kami access to mga letters of authorization, for example, na aming in-issue. Yes. At isa to sa naging basihan, pati na yung mga yung mga information na kukuha namin. Real time kasi ito. So ito ang naging basihan at naging maganda rin yung aming mga yung aming mga nagre-review at nakita namin to the point na anong edad, saan ang nagaling ito, anong ospital ang pinakamaraming na-confine o nakita. So ito ang naging basihan din ng aming observation sa internal Doc, to MaxiCare. Yes. May question ako. Ito na nga, napansin na natin, may sudden increase sa mga nagkakasakit. Laging nalilito yung mga tao. Ano ba yung difference nung flu? Ano ba yung flu? Ano ba yung pneumonia? Mag-isa lang ba yun? Magkapatid ba yun? Ano po kasi ba yung sintomas, di ba? Kaya parang same na same. Oh, ano po ba yun? Yes. Galing niyo mag-observe, ha? ang flu ay kalimitang sanhi ng mga viruses, no? At kadalasan ay self-limiting ito. Ibig sabihin ng self-limiting, miski walang gamot, usually gumagaling ang pasyente, no? Katapos ang 3-4 days, no? Yung lagnat, yung ubo, sipon, yung pagkawala ng ganang kumain, no? Ito ang mga common symptoms sila. Hmm. Pero what differentiates one from the other is that yung pananakit ng katawan, kasukasuan at muscles, mas common ito sa flu. Mm-hmm. Okay. Now, on the other hand, ang pneumonia ay pwedeng dala ng bakterya, pwede rin ito ng virus, no? Mm-hmm. Dahil pagka pneumonia, ang baga o ang lungs, ang commonly affected, no? Ang nangyayari ngayon dito, ang mga symptoms ito ay ang pagsikip o ang pagkahirap ng paghinga, no? Sa mga bata, makikita mo lumalaki butas ng ilong. No? Ang tawag namin dito sa medical yung alar flaring. Bakit ako? Hindi na ako bata. Hindi ka naman ang bata eh. Malaki butas ng ilong. Wait lang, layo-layo tayo ng konti dok. Baka mahigop tayo. So parang medyo may alar flaring ang tawag namin doon. Alar flaring. So ito yung tumastos lang dito sa mirror collarbone mo, itong clavicle, at sa rib area, lumalalim ito. No? Sa tawag namin dyan, retractions. Kasi pag nahihirapan ko huminga, kinakailangan mong gamitin yung muscles mo para tulungan kang maka-breathe. Uh-huh. Na better, no?
nagkakaroon din ng bluish discoloration yung labi. Tawag naman yan, cyanosis. So, cyan. Red pa naman yung akin. Sa akin, pink. Naka-lipstick eh. Pero isa ang sure, may alert flaring. So, parang naman medyo sophisticated tayo ng konti. Oo, diba? Alert flaring, retraction, yes. At cyanosis. Uh-huh. No? At saka, kung sa bata, nahihirapan silang kumain, hindi makainom. Saka, kasi hindi masyadong nakakapag-communicate pa yung mga bata. Totoo so, pagka po. Ang bata nahihirapan huminga, hindi sila makasalita, hindi sila makakain, hindi sila makainom. No? Yun na yun. Yun na yun. And lastly, bumibilis yung paghinga nila. No, so ito yung mga common symptoms ng ano ng ating respiratory. Especially po dun sa mga bata. Paano po ba, Doc? Ano po ba yung mga dapat gawin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng sakit? Now, usually no, katulad ng ginagawa natin during the COVID, no, yung masking, yes, vaccination, social distancing, hand washing. Ito pa rin naman ang kinakailangan nating ano gawin, no. Siguro ang isang shout out namin sa mga idols, natin, no. Malapit na ang Pasko, no? Malapit na ang bagong taon. At tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-celebrate, no? At marami tayong mga company parties, family get-together, mga reunions, no? Kaya kung sana, kung hindi tayo magiging maingat, manamang tumaas pa ang kaso ng ano, ng nakupo, bukas pa naman, Christmas party natin. So, maging responsible tayo sa ating sarili, para na rin sa community, no? Ang hindi natin nabibigyan pansin, alam nyo, mga idols, ay yung mga pasyente na may flu, while they start feeling better by day 3, no, they continue to share the virus until day 7. So, ang nangyayari nito, ito nagiging dahilan kung bakit pabalik-balik kung nagkakahawaan ng mga family members sa kayong mga co-employees. Kasi lumalabas na sila, bumabalik na sila. Kasi akala magaling na eh. Exactly. Exactly. Kaya we recommend that patients isolate till day 7. No? So, para doon sa mga nagtatrabaho o yung mga nag-eskwela, we recommend work from home and yung attending online classes para lang ma-prevent yung ating transmission. Yes. Ngayon, pag-usapan naman po natin, Doc, okay lang po, yung almost 2 million members po ng MaxiCare, ano po ang advice nyo sa kanila kung sakali ay makaramdam po sila ng sintomas, Doc Art? Okay. Sa simula pa lamang ng symptoms, no, the first day of symptoms, no, we encourage our members to seek immediate consultation sa aming mga specialista, sa aming mga primary care clinics, no. Yes. PCC ang tawag namin diyan, no. FM. Ah, syempre, thank you for that wonderful information, Doc Art. Syempre, kasama din natin ang Senior Assistant Vice President for Operations ng MaxiCare Healthcare Corporation. Sir Lito, would you please add more? Ano pa ba yung meron dito sa MaxiCare? Sige, Papi Bonjing. So, na-mention nga ni Doc Art, di ba? Una, heavy traffic. Yes. So, na-highlight na ni Doc Art yung telemonitoring, yung teleconsult ng MaxiCare, even our primary care clinics. Mm-hmm. So, doon sa primary care clinics, gusto namin syempre mas ma-encourage yung mga MaxiCare members to visit our 20 locations nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, even in NCR. So, kung gusto nilang malaman yung mga branches where we operate, nasa yung mga standalone clinics ng MaxiCare, they can visit our website, www.maxicare.com.ph, or call our hotline. It's 8582-1900. Ngayon, in case kailangan nila ng mga medical laboratories, consultations with the doctors, even appointments, they can also email us. So maraming channels where they can reach out to us. Our email address is pcc.concierge@maxicare.com.ph. So nandiyan lahat ng information. We also like to highlight, as mentioned, yung heavy traffic. Hindi ka napipila sa mga doktor, hindi ka napipila sa ospital, sa clinic. Yes, so gusto namin i-highlight yung 24/7 teleconsult. So kahit anong oras? Yes. Oo. May mga doctors tayo dyan. Pool of doctors who can cater their medical needs or healthcare needs. So na-mention din yung Doc Art. Kung kailangan ng laboratory test, then they will prescribe. Then magkakaroon sila ng, ang sinatawag namin doon is call summary. Nandun na lahat ng instructions ng doctors. Ini-email sa kanila yon. We also launch yung telemonitoring services. Just to help our members. Ito yung mga we're catering to mild cases. Kung may symptoms ka na, whether upper respiratory tract infection yan, flu-like symptoms, lalo kung pneumonia, yung doctors namin pwede mag-offer sa kanila. O tatawagan kita, mo-monitor kita. Every 3 days, 5 days, depende sa condition niya para may regular medical advice. Alagang-alaga. So para no? ka nang may concierge ng doctor, may personalized service ka from our MaxiCare doctor. Grabe. Oo, highlight ko lang, Mami Julia. Alam mo kung bakit kasama ako... Kasama ka nila. May highlight ka hindi, kasi
hindi yung eto po sa mga nakakarinig sa normal na Pilipino kasi, Mami Julia. Ganito kasi yung proseso, pupunta ka ospital, checheck ka ng doktor. Yes. Saka ka palang bibigyan ng pang-labs mo. Yes. Bago mo asikasuhin. But with the teleconsult, doon pa lang sa telepono, pe-prescribe na ng ano. Masa-shortcut. Oo, punta ka na lang ospital, gawin mo yung lab works mo. Ang galing. Kaya nakakatuwa lang. Correct. So napaka-convenient nung... The term. Convenient na tatawag ka lang, hindi mo kailangan lumabas ng bahay mo. Yeah. With almost 2 million members, natutulog pa po ba kayo? Kasi yung service na binibigay nila, Papi Bonji, to make sure, di ba, na lahat ay accommodated. Correct. At ma-feel talaga nilang convenience kapag sila ay member ng MaxiCare. Correct. Ang galing. So, na-mention nga ni Papi Bonji kanina, yung mga lab tests, iyon pwede na namin i-arrange yun sa nearest primary care clinic. O, di ba? So, end-to-end, yung personalized service that we're providing to our members. I-appointment na namin kayo, especially kung may mga diagnostic procedures or even follow-up consults, kami na bahala. Wow. Galing. Oy, nabanggit ni Mami Julia, 2 million members natin. Sa mga hindi pa members at members ng MaxiCare. Alam nyo na, irigalo nyo na yan sa sarili ninyo. Correct. Ngayong Pasko. Oh, ano naman ang mensahe nyo sa kanila, Doc Art and Sir Lito, sa ating mga members. Ganun na rin sa mga non-members. Kasi syempre, para mahikayat din natin sila. Not just to have HMO, but of course, to take care of their health. Correct. Yes, so, yeah, ang hangad namin sa MaxiCare ay matulungan ang ating mga kababayan to live their best lives by providing convenient, comfortable, and safe healthcare, no? So, mag-ingat sana tayo sa ating mga holiday activities, wear a mask, hand wash frequently, isolate when symptomatic. Let's enjoy without unduly burdening yung ating ano, yung ating health conditions. Yes, Sir Lito. Yeah. So before we end, I'd like to highlight another service that we have. It's home care. Mm-hmm. Ito yung magpapadala na kami ng medical professionals sa mga bahay nila. Ay, bongga. Yeah, appointment yun. Talaga nila. No? So, may mga covered areas tayo, may mga phlebotomies kami pwede ipadala, doon nakukuha na ng dugo. Mm-hmm. Same with x-ray. Ang perfect so, neto chest para x-ray, sa... i-schedule lang din sila. Ang doon perfect dito para sa mga senior, halimbawa. Correct. Diba? O, kaya naman, ano ka talaga, hindi mo na kaya lumakad. Makalabas correct ng bahay. Oh. Yung blood work mo, doon na. Meron kang i-add? Meron na po siguro i-add. No? Siguro, coming from a pediatric perspective, kasi ang aking specialty is pediatrics. So, sa mga, especially sa mga bata. No? Mm-hmm. Isa sa aming ano, bilang magulang, no? Ang kinakatakutan mo is that walang magbabantay doon sa anak mo. Yes! Walang magmamonitor. Nabanggit ni Lito kayo na yun, yung telemonitoring namin. No? So, ngayon, ang aming ano doon is that merong tatawag talaga sa iyo para masabi mo na, ito ay nagiging mas malala o ito ay bumubuti. No? Kasi it gives you the peace of mind bilang isang parent na merong isang adult na nagsusupervise. Na, opo. No? So, siguro sa iyo, Mami Julia, no? Meron kang peace of mind na somebody's looking after. Yeah. Yes. While you're working, correct, while you're in the station, merong ano, may nag-aalaga. Alagang MaxiCare. Yeah. Someone professional talaga. At kanya talaga yung ano na yung, kumbaga, field na yun. Correct. Kasama din natin this morning, special shout out sa Chief Marketing Officer na MaxiCare. Dinivideo tayo. Correct. Diba? Dali. Buti na lang nakapag-foundation ako today. Si Sir Archie Rillo. Ay, Doc Art, Sir Lito, saka Sir Archie. Yes, meron lang ako isang favor. Sure. Ano yun? Oo. Baka mamaya meron kayong kilala single na doktor. Hala! Doc Art, wala. Doc Art, Doc Art, sinasabi ko, itago mo po. Kahit ano pong rotation, okay po. Itago mo! Alam ko kung saan ka nanggagala yung papi. Itago mo! 7 years ang... Ano, pa-family medicine man yan. O basta kahit ano. Ano pa? Ah, syempre, OB. Yan, ano pa? Ay, yung bago. I am. Alam niyo mga specialties. Ha? Talaga, alam na kayo. Alam niya po dahil na... Ano, tirador. O, narinig nyo yun? Dok, ano, ipapakilala mo pa ba? Maraming salamat po. Unang-una, syempre, sa effort nila, Papi Bonjing. Uh-huh. Gumising na mas maaga, pumunta dito na mas maaga para makausap yung mga idol natin. Correct. At magbigay ng makabuluhan, mahalagang mga impormasyon para sa mga idol natin. Correct. Maraming salamat po, Sir Archie. Thank you very much. Dr. Art Libao, ang Chief Medical Officer of MaxiCare Healthcare Corporation. Yes. At si Mr. Lito Ortiz, Senior Assistant Vice President for Operations of MaxiCare
Maxicare Healthcare Corporation. O, di ba? Hindi naman sa pagmamayabang at pagbubuhat ng bangko, pero hindi na basta-basta mga bisita namin. Para maniwala lang kayo sa amin. Grabe, nag-effort na kami para sa inyo, ha? Ay, naku, Mami Julia, susunod naman ang pamimigay natin ng papremyo. Eto na nga, tumataginting na, 300 pesos! Sa ating Surprise in the Box! Tumuto ka lang, idol, dito sa 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan! Idol, aras natin, 7:55 na! That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. That Time Check was brought to you by DJs. Sino kaya? Abangan natin. Malapit na malamad. Ganda mo umaga. Sali na kayo, mga idol. Sa 93.9